sa Yunachi. Yan ang tawag sa isang akyat-bahay sa Barangay Luok, Calamba, Laguna dahil sa umano'y kakaibang estilo niya ng pagnanakaw, ang kanyang trademark, mag-iwan ng tsinelas sa bahay na kanyang pinagnakawan. Ilang beses na umanong nasangkot sa serya ng nakawan sa lugar ang Sayunachi Akyat-bahay pero hindi mahuli-huli. Nitong January 13, muling umatake ang sospek na kinilalang si John Paul Cervantes, 18 anyos at isang estudyante. Huling-huli siya sa CCTV. Matapos mabuksan ang backdoor ng bahay, dire-diretso pumasok ang sospek sa loob ng bahay. Hindi natinag ang sospek kahit pa naabutan niyang natutulog sa sofa ang may-ari. Walang kaabog-abog niyang sinikwat ang ilang gamit. Hindi pa nakontento ang sospek, kaya makailang ulit pa siyang naglabas-masok para muling mangulimbat. Sa kanyang ika-apat na pagpasok, makikitang isinaoli pa ng sospek ang ilan sa mga gamit na nauna niyang kinuha. Dahil hindi nagigising ang may-ari, dire-diretso pa rin sa pagnanakaw si Sayunachi. Pero nang balikan na niya ang charger ng laptop na una niyang tinangay, dito na naalimpungatan ang may-ari ng bahay. Nagawa pang magtago ng sospek. Pero nang tuluyang magising ang may-ari, dito na siya pinagsusuntok ng sospek saka mabilis na tumakas. Doon lang po ako nagising nung tinatanggal niya yung mga wires dun sa extension namin. Tapos bigla na niya ako pinagsusuntok. DSLR camera, mga cellphone, laptop at iba pang gamit na aabot sa 200,000 pisong halaga ang natanggal ng sospek. Ayon sa biktima, dati na raw silang nilooban nito pero hindi nakapagreklamo dahil sa kawalan ng ebidensya. Pero ngayon, nahuli kam si Cervantes, sisiguraduhin daw nilang masasampahan na ito ng kaukulang kaso. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting.